Tapos eh, gumana ang aking pakiramdam. Maganda ng pakiramdam ko. Lumuwag yung barado ng ilong ko. Tapos eh, gumana ang paghinga ko. Nawala ang ubo ko. Hello, gandang araw mga kadiskarte. Mayroon lang akong i-share sa inyo na magbabakasakali lang ako. Baka makatulong ako sa aking kapwa tungkol sa halamang gamot. Kasi nabalitaan ko noon na mayroong halamang gamot na maraming sakit ang napapagaling. Yung tinatawag na paragis. Ngayon, nung kasagsagan ng inatake ako ng ubo, kala ko COVID. Kasi hindi ako makahinga, baradong ilong ko. Tapos eh, sobrang sipon ko at ubo. Nabili ko na lahat ang mga gamot na mga pang-ubo. Mga kwanen, mga tablita na pang-ubo, mga kapsul, pati liquid na pang-ubo. Nabili ko na yung lahat. Hindi ako gumagaling. Kaya nung nabalitaan ko yung damo na yan na tinatawag na paragis, naghanap ako. Tapos eh, nung nakahanap ako, naglaga ako kasi sabi nila, ilalaga daw. Tapos nung nailaga na yan, uminom ako ng sa tatlong araw nag-inom. Tapos eh, medyo gumana ang aking pakiramdam. Hanggang sa pang-apat na araw, maganda ng pakiramdam ko. Lumuwag yung barado ng ilong ko, tapos eh, gumana ang paghinga ko. Nawala ang ubo ko. Sa apat na araw, kaya ang ginawa ko, tinuloy-tuloy ko yung pag-inom ng paragis na yan. Hanggang sa nawala na ang aking ubo. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko, hanggang ngayon, mga 1 year na ako, gumagamit niyan. Araw-araw yan, umiinom ako. Kaya, sa mga kapwa ko na baka mayroong mga paragis doon sa lugar nyo, lalo na sa mga probinsya. Kasi, kung saan-saan lang ito tumutubo, sa mga daan, gilid ng daan, tumutubo ito. Baka mayroong kayong mga karamdaman na ganun, na magbakasakali lang kayo. Baka mahiyang kayo. Kasi ako, nasubukan ko talaga, nahiyang ako dyan, kaya tuloy-tuloy ang paggamit ko. Kaya gusto kong i-share sa inyo, baka makatulong. Maghanap kayo ng paragis, tapos eh, ilaga nyo mga 15 minutes hanggang 30, okay na yun. Para yung katas niya matanggal. Yun ang ginagawa ko, araw-araw ako nyan nainom. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung anong ginagawa ko. Halika kayo, samahan nyo ako at tuturo ko sa inyo kung anong klase ng paragis. May mga ano ako dito, may mga pang-ubo ako dito. Ayan, may sambong ako. Ayan o, may mga halaman ako. Yung sambong, maliit pa ako noon, ginagamit na namin yon. May lagundi ako. Ito, lagundi ito. Ayan. Ngayon, kahit may sambong ako, may lagundi, hindi ako gumagamit yan kasi mas epektibo sa akin ang paragis. Ito ang paragis. Nung napatunayan ko yan, ang damo dito sa kapeligiran namin, sa halip na mga damo ang tumubo, nagtanim ako dito sa harapan ng bahay ko. Ayan. Medyo inuulanan ako. Sa halip na damo na walang pakinabang ang tumubo, tinaniman ko ito dito sa harapan ko ng paragis. Ayan. Puro paragis yan. Kasi araw-araw kong ginagamit yan. Binubunot ko ito. Ayan. Ito ang itsura ng paragis. Alam kong marami ito sa mga lugar ninyo. Ito ang bunga niya. Oh. Ayan. Yan ang bunga niya. Ayan. Maraming damo na mga kahawig niya. Tulad nito.
tulad nito, mga kahawig niya, pero hindi itong parages. Iba ang bunga niya, oh. Iba yan. Ang parages, ito ang bunga ng parages. Ayan. Parang ano siya, parang ayan, apat na sanga bawat ano, bawat bunga niya, ayan, oh. Bawat bulaklak. Yan ang itsura niya. May lima, meron ding apat. Ayan. Basta tandaan nyo yan. Makakatulong ito sa inyo. Papakita ko sa inyo kung paano linisin ito. Maglalaga ako para makita nyo. Hindi na ako naghahanap nito sa labas kasi yan. Ang dami kong halaman na parages dahil ito talaga ang pang-araw-araw kong maintenance ko ito. Wow. Mula nung gumamit ako nito, gumanda ang pakiramdam ko, lumakas ang katawan ko. Pag nakakaramdam ako ng uubuhin ako, umiinom ako nito. Tingnan natin yung paano linisin ang parages para makita nyo kung paano diskarte ng paglinis. Himay-himay lang siya para malinisan mabuti. Linisin yung mga tuyo na dahon, tapos yung mga ugat niya kasama. Medyo mabuting-ting lang siya linisan. Nihimay-himay lang para sigurado na malinis. Kasi pag inumin yan eh. Maraming nagsasabi na marami daw ang sakit na nagagamot nito. Hindi ko lang alam kung anong mga sakit ang nagagamot. Ang alam ko lang marami. May cancer, mayroong mga bukol, mayroong pagdurugo sa mga babae. Marami ang nagagamot daw nito. Pero sa akin, aprobado ko talaga yung ubo. Kaya patuloy akong maglalaga nito. Araw-araw ako nito naglalaga. Pagka hindi ko naubos ang nilaga nito, kasi dalawang araw lang, panis na siya eh. Nilalagay sa buti ng coke. Kasi pag naglaga kami, tag dalawang buti ng coke, nilalagay namin sa rep. Yung iba kasi nito, bago inumin, iniinit muna. Kasi siguro hindi nila kaya ang lasa. Hindi naman masamang lasa nito, parang lasa lang ng sabaw ng mais na nilaga. Yan lang ang lasa niya, walang iba, hindi naman siya mapait. Pero ako kahit malamig, iniinom ko. Walang pili sa oras, minsan kumakain ako, yan ang pinakatubig ko, iniinom ko. Kasi wala naman siyang lasa. Tingnan natin yung pagluto namin ng aming parages. Ayan. Kaya binuhol yan ng ganyan kasi hindi magkakasya sa kaldero pagka hindi ganyanin. Maramihan kasi kami magluto niyan kasi nilalagay namin sa ref. Pag 2 litro ang tubig na inalagay namin. Lagyan natin ng tubig. 1.5 yata yan, 1.5 yung sinasabaw namin sa ganyan karaming parages. Ayan siya. Saktong-sakto lang sa kaserola. Ngayon, sasalang na natin. Dito tayo magsasalang sa aking inimbintong kalandi langis. Ayan siya, oh. Ayan. Yung ating kaldero, puting-puti. Tingnan natin kung gaano siya umitim. Kasi sabi ng iba, yung hindi nakaka-testing pa nito, umiitim daw yung kaldero. Masyadong mausok, maamoy. May video na ako nito, naka-vlog na yung video ko na nag-testing ako ng pagsalang. Tinakita ko sa kanila na walang amoy, walang usok. Ayan, yung ating oil, yung ating langis. Tingnan nyo kung gaano kabilis ang patak niyan. Ayan. Mintin lang yan, patak niya. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang apoy. Yan ang aking kalan dilangis.
Walang pagbabago ang apoy. Permanente ang lakas ng apoy niya. Kulong-kulo na siya. Kumulo na. Ayan. Kulong-kulo na siya. Medyo malaki-laki na kaldero ito, pero 10 minutes lang. Kumulo na siya, oh. Tingnan niyo yung kanyang kaldero. Walang ipinagbago sa kulay. Puting-puti pa rin, no. Oh. Tapos sasabihin ng iba na mausok daw, mauling. Ayan. Ang ganda ng apoy, oh. Hanggang mamaya, subaybayan natin yung pagkaluto niya. Maghahango na tayo. Tingnan natin ang pagtanggal ng pinaglutuan. Ngayon, palalamigin yan. Pag lumamig na, lalagay namin sa bote yan. Kasi hindi namin mauubos yan ng 2 araw pag inom. Kaya pag kinabukasan yan, panis na. Kaya ang diskarte ko dyan, pagka nailagay na sa bote, yung isa nilalagay ko sa freezer, yung isa naman sa reef lang. Pag naubos na yung nasa reef, kukunin ko na yung nasa freezer. Hindi siya sira. Kaya inaabot ko yan ng mga 3 araw. Minsan 2 araw lang kasi 2 kami ng aking masugid na taga-suporta. Ayan, sasalin na tayo ng aragis dahil medyo lumamig na. Okay. Matagay tayo agad habang medyo mainit-init pa. Ayan, tumagay na ako. Ngayon, pwede na natin ilagay yan sa reef kasi malamig na. Lalagay ko na sa reef. Sa freezer pala. Kasi maganda pag nilalagay ko sa freezer. Pag tumigas na, ay nalagay ko lang sa ibaba para lumambot. Tapos itong isa naman, sa ibaba ko na ito nilalagay kasi bukas wala na ito. Para sa mga nagtatanong kung paano ang pag-inom. Sa akin, ang pag-inom ko niyan, kahit anong oras ko gusto uminom, uminom ako. Kahit pupunta ko sa trabaho, yan ang pinakatubig ko. Pag nauwa ako, yan ang iniinom ko. Wala sa oras ang aking pag-inom nito. Aywan ko lang sa iba. Pero sa akin, walang limit. Pag-inom ko nito, kahit sa pagkain ko, ito ang iniinom ko, yung paragis. Wala man akong nararamdaman na sabihin na mag-overdose. Wala. Patuloy ko kayong inaanyayahan sa aking mga video na palaging magsubaybay, mag-like, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa lahat ng aking mga video at mga imbento at may makukuha kayong mga karagdagang kaalaman. Ingat tayong lahat at patnubayan tayo ng kung may kapal at laging gabayan sa araw-araw nating mga gawain kung saan man tayo naroon. Ingat! Maraming salamat! Bye-bye!